natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Makasama po natin si Veronica Torres. Tita Veronica, magandang morning. Magandang morning din po sa inyo dyan, Tito Jeff, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa teleradyo. Sa kasalukuyan, Intertropical Convergence Zone pa din o ITCZ patuloy yung epekto sa Mindanao. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorm. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin na ating bansa, kaya malaya pa rin mga kapamalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo na nasa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan naman po ang latest mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Dito Veronica, kagabi parang napuruhan yung Metro Manila ng napakalakas na ulan. Ganun din ba yung aasahan natin ngayong araw? Opo, may mga chance pa rin po tayo na mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi. Usually kasi pag nasa habagat season tayo, yung mga nasa may kanlurang bahagi ng ating bansa, mas mataas yung mga chance ng mga thunderstorm. Ayun, kaya dapat ay ready ang mga balde at timba para sumalo ng mga tumutulong mga bubungan. Ay, maraming salamat, Veronica Torres. Tita Veronica, mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center. Saktong kwentuhan, saktong balitaan, at saktong impormasyon na hatid namin sa inyo. Kaya kahit nasaan ka man, tumutok na everyday dito sa Teleradyo YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button. Now na! Mwah, mwah!